Matapos nga malaman ni Ramir ang katotohanan tungkol kay Meredith, agad niyang pinuntahan ang opisina nito. Subalit, minalas talaga siya ng husto dahil hindi na nga niya naabutan itong si Meredith dahil nagkataon namang meron itong symposium sa US. Sinubukan nga niyang hingin ang number dito kay Bonnie, subalit hindi binigay ni Bonnie sapagkat confidential ang information galing sa kanyang boss. Kaya hindi ito basta-basta na ibibigay kung kani-kanino. Kahit na sinabi pa nitong si Ramir na hindi siya masamang tao, meron lang siyang mahalagang bagay na sasabihin dito. Subalit iginit nga ni Bonnie na maiging antay na lang ang pagdating niya galing sa symposium para makausap niya ito ng masinsinan. Walang nagawa nga itong si Ramir kundi ang magpakasakali. Pinuntahan niya ang kanyang anak na si Lynette kahit alam niya sa kanyang sarili na malabo din dahil noon pa man sinabi na ni Lynette na kailangan tapusin na ang kanilang ugnayan at wala na siyang makukuha dito, hindi na siya umaasa. Ngunit sinubukan pa rin niya, dito ay lalong nagalit lamang itong si Lynette at sanibya na ano pa ang kanyang pinunta doon, baka malaman ng lahat na pinupuntahan niya ang kanyang dating katulong. Nagpaliwanag naman si Ramir tungkol sa kanyang ginawa. Sinabi nito na noon pa man yun ang gusto nito ang si Lynette kung kaya't ginawa lang niya kung ano ang sinabi niya. Wala namang pakialam itong si Lynette kahit ano pa man o kung paano pa man siya ipakilala sa ibang tao ng kanyang tunay na ama ay hindi na malagas sa kanya sapagkat sinabi nito na masaya na siya sa itinuturing niyang pamilya ngayon kaya wala na siyang pakialam kung saan siya nanggaling o kung ano man ang dapat niyang malaman tungkol sa kanyang katauhan. Sinubukan ngang bumawi ni Ramir sa kanyang anak na si Lelet. Binigyan niya nga niya ito ng cheque dahil nalaman niya na nangangailangan ito ng pera. Subalit hindi tinanggap ni Lelet, pinunit-punit lamang niya ito sa kanyang harapan. Sinabi nito na hindi niya ang kailangan ang galing sa kanya at ayaw niya nang mangialam. Sinabihan nga niya ang kanyang ama na ayaw na niya ng gulo at umiiyos din siya na baka malaman pa ni Patricia ay gulo na naman ang aabuti niya kung kaya't hayaan na lamang siya na maging tahimik na at huwag nang guluhin muli, huwag nang abalahin at huwag nang pag-aksayan pa ng oras dahil masaya na umano siya sa kanyang itinuturing na pamilya ngayon. Pagkakataon na sana na masabi nga ni Ramir ang katotohanan tungkol sa kanyang anak at kay Meredith. Subalit dahil sa lubusan na nga siyang tinanggihan ang kanyang anak na si Lynette dahil ilang beses na nga siyang nasaktan at binaliwala kung kaya't tinanggap na niya sa kanyang sarili na wala na siyang ama at wala ng ina. Ayaw na niyang malaman ang buong pagkatao niya. Mas gusto na lang niyang maging tahimik at maging masaya sa mga taong tanggap siya. Hindi masisisi ni Ramir kung bakit ganoon ang pakiramdam ni Lynette sa kanyang sarili. Maraming pasakit at pahirap ng kanyang dinanas mula sa kanyang ama dahil na rin sa marami itong pagkukulang sa kanya, hindi nga nito kayang panindigan bilang isang anak kaya hindi na siya umaasa. Nagpakalasing nga itong si Ramir dahil dinamdam niya ang kanyang kabiguan dito sa kanyang anak na si Lynette. Wala na nga siyang pag-asa na magkaayos pa silang mag-ama. Kung kaya't ang iniisip na lamang ni Ramir ang pinakapag-asa at natitira na lamang niyang alas ay makausap niya itong si Meredith nang sa ganun malaman ni Meredith ang katotohanan. Gayong alam na ni Meredith na patay na nga ang kanyang anak na si Lynette. Inaantay ni Ramir ang pagbalik nitong si Meredith. Nang sa ganun masabi niya ang katotohanan na ang kanyang kinakalaban ay walang iba kundi ang kanyang anak na matagal nang nawalay sa kanya. Ang iniisip pa man ni Meredith ngayon ay patay na ang kanyang anak at nagsisisi pa siya na sana noon pa man lumapit na siya kay Ramir. Baka sakali buhay pa ang kanyang anak ngayon. So ayan guys, pakaabangan natin kung ano kayang mararamdaman ni Meredith. Gayong ang hate na hate niya ngayon na si Lynette ay siya palang tunay niyang anak.